Doc, how is the situation ngayon sa PGH right now? I mean, of course, one of the main concerns po lagi sa PGH is kada tumataas ang COVID cases, yun ang big alarm. The PGH is the country's main COVID referral hospital. Kamusta po situation ng PGH po ngayon? Okay. Kung tinanong mo ako 2 weeks ago, sasabihin ko sa ito, nagkakaproblema kami sa COVID kasi hindi lang siya tumataas sa pasyente, equally impactful tumataas siya sa healthcare workers. No? Ang aming positivity rate sa healthcare workers almost 50% at a certain point. Buti na lang, nung nag-COVID, siyempre lahat ng paghahanda nagawa na, nagtayo kami ng 40-bed na COVID isolation unit na actually, bago itong surge, itong bagong increase, ginawa na namin siyang infectious isolation unit. Hindi na COVID, TB, linalagyan namin, mga multi-drug resistant. Pero nung nag-COVID ulit, binuksan namin siya ulit. So, in terms of impact, nabawasan kasi hindi na kami kailangan magsala ng ward. Umabot ng mga 65 to 80 a day ng COVID patients. Plus the fact na nakakasakit yung mga healthcare workers. So, after 2 weeks, nakikita natin yung pagbaba. Reflected also in public as lowering down of the positivity rate. So, siguro talagang i-remind lang mga tao na mag-mask ulit. Minimum protocols natin. Kamusta na po yung plans natin for the cancer center, the PPP for the cancer center? Ano na po ang progress with? I know na na-sign na po yata yung PPP a few months ago. Kamusta na po ang progress po nito? So, very encouraging ang response ng public. So, nung investors meeting, there were 145 participants from 62 companies from 12 countries. No, ganun ka ano yung interest. And nakita namin ang importance ito, so minamadali namin ang mga requirements ng gobyerno for PPP, no. Unfortunately, parang sa lecture ko, maraming requirements talaga. So, but we are on track to bidding it out by the end of the year. And the NEDA and the Department of Finance have sent the message of full support for it, and we appreciate that kasi priority nga siya. So tapos na yung technical working group is going through the thousand specifications ng project. Ang special bids and awards committee na pinaplansya na yung mga terms and conditions ng project. Lastly, Doc, of course, nandito tayo sa EU-Asean Business Summit. You discuss about making healthcare available, serviceable for all. Of course, there's still problems. May mga ilang mga teething issues pa yata. And I understand na the UHC is one of the main priority programs of the current Department of Health led by OIC Vergere. So how important po is universal healthcare in the context na we want to make everyone, young and old, rich or poor, have equitable access to healthcare? Gaano po ka-importante ang UHC in the current context po ngayon? Well, the UHC is the most comprehensive answer to all of those needs natin. No? Dahil nga lahat ng mga pinag-aralang prinsipyo at konsepto tungkol sa healthcare pinasok sa Universal Healthcare Act natin. At nakita ng ang interest ng buong mundo ay nandito. That's why it's really important that we make this work. So, pag pinag-aralan mo ang universal healthcare, makikita mo na yung lahat ng iniisip namin na maaring makatulong sa pagpapaganda or improving the healthcare delivery system ay nandoon. Mula sa navigation ng pasyente na basta hindi lang pupunta sa PGH, pati yung pag-share ng PGH ng kanilang resources or big apex hospitals ng kanilang kakayahan sa mga community hospitals around, nandun lahat yun. So that's why it's really important for this law to be implemented well, kasi palagi ko nandito yung sagot sa mga problema nating matagal nang nandiyan.